Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoong ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala dito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Si Kristo'y muling nabuhay. Happy Easter. Sa mga sumusubaybay sa atin, sa katedral, at kumitao sa second floor, at sa mga naka-online sa atin ay isang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang nakatawag sa akin ng pansin dito ay yung, kasi yung gospel dito ay, sabi dito ay, kinagabihan ng linggo ding iyon. Linggo, nabuhay si Jesus, kinagabihan, nagpakita siya sa kanya mga alagad. At ang sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Sabi doon, nakapinid ang mga pinto dahil sa takot sa mga Hudyo. Natural, kasi
identified na sila. Diba? Kung sino sila, yung mga tagsunod ni Jesus. Baka sila yung susunod na hulihin at patayin. So, sa takot nila, nagtago sila. Nagtago din sila dahil baka bilang mga magkakasama sila sa na mga alagad ni Jesus ay nagkukwentuhan kung ano nangyari, nagsisisihan sa isa't isa. Ikaw, Pedro, sabi ni Jesus, di ba, bago tumilaw kang manok, tatlong beses mo akong itatatwa. Si Judas nga, pinagbili si Jesus na 30 pirasong pilak. Nagsisisihan sila. At sa gitna nitong kanilang usapang ito, dumating si Jesus at ang sabi, sumainyo ang kapayapaan. Parang napakahirap intindihin, no, yung eksenang yun. Pero kung ating ilalapat ito sa ating mga karanasan sa buhay, may atraso ka sa isang tao o maraming tao kang atraso, may atraso. Matagal kayo hindi nag-uusap, natatakot ka makita siya. Kaya pag magsisimba ka kung alas 12 ng tanghali at nakita mong papasok yung iyong iniiwasan, pupunta ka na lang sa ano, sa misa ng Malayalam para makaiwas, di ba? Kasi ayaw mong makita. At kahit anong sitwasyon na meron tayong atraso, siyempre, iiwasan natin. Pero ang narinig nila kay Jesus ay walang gaputok na pag-akusa. Wala. Ang sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Yung word na kasing kapayapaan, parang sa atin, oh, peace. Ang dating sa atin ay yung tahimik, payapa, walang gulo, hindi maingay, payapa, peace. Pero ang shalom sa mga salita nila ay sa Biblia ay higit pa doon sa absence of worries and problems. Ito ay complete blessing ang binibigay ni Jesus. Hindi niya sinisi itong mga alagad niya, no? Hindi lang 2 beses, kundi 3 beses niyang sinabi ito sa kanyang mga alagad. Pagkatapos, sinabi doon dito sa Ebanghelyo ay matapos ipakita niya yung kanyang mga sugat, ay sinabi niya, kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo din ko kayo. In other words, hindi binawi ni Jesus yung misyon na ibinigay sa kanila ni Jesus. Sila pa rin yung kanyang mga piniling mga apostoles. At ikatlong regalong binigay sa kanila ay yung misyon na ang kasalanan nino man ay inyong patawarin ay pinatawad na nga. At ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Sa susunod na eksena, sabi dito, pumasok si Tomas, no? Si Tomas ay wala doon nung mangyari yon. Kaya ibinalita nila kay Tomas, nakita namin si Jesus na muling nabuhay. Hindi agad naniwala si Tomas. Meron siyang, hanggat hindi ko nakikita, hanggat hindi ko naisusuot, hanggat hindi ko na ipapasok ang kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala sa inyong kwento na si Jesus ay muling nabuhay. Nung si Jesus ay muling nabuhay, di ba, ang unang taong pinagpakitaan niya ay sino? Sino? Si Maria. Oo, doon siya unang nagpakita sa babae. Pero sinabi niya kay Magdalena, huwag mo akong hawakan. Pero nung makita niya si Tomas dito sa Ebanghelyo, sabi niya, ipasok mo ang daliri mo dito.
Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sa unang papapakita ni Jesus nung gabi ng resurrection ng Easter ay nakita nila yung mga sugat ni Jesus. Kaya nakilala nila na si Jesus ngayon, hindi multo, hindi pantasma, kundi si Jesus. Bakit nila nakilala? Yun nga si Jesus. Dahil sa sugat na ipinakita sa ito ang mga sugat. At nakilala na natin si Jesus na dahil sa mga sugat na kanyang tinanggap para sa atin. Kung tayo ay nag-uusap sa ating mga pamilya, kayong mga mag-asawa, mga anak, mga magkakaibigan, magkakamag-anak, o whatever, pag humihingi tayo ng patunay kung ano sa ano mga pangyayari sa buhay, humihingi tayo ng patotoo, ng prueba, di ba? Sabi mo sa misis, sabi mo ni misis sa kanyang asawa, patunayan mo na mahal mo kami. Sasabihin ng mga anak sa mga magulang, mahal niyo ba kami, daddy, mommy? O yung mga anak niyong nasa Pilipinas na iniwan niyo doon, inyong asawang iniwan sa Pilipinas, matagal na niyo hindi nakikita, minsan nagtatanong yun eh, mahal ba kami ni mami dahil iniwan kami, no? Diba? Iba doon kasi kapapanganak lang, di ba? Iniwan na para magtrabaho dito. May mga ganung eksena eh, di ba? Tapos hindi agad nakaka-uwi. Yung mga bata magtatanong, mahal ba ako ni mami? Ba't ako iniwan? Ano sagot nyo? Dahil mahal mo sila, kaya mo sila iniwan para magtrabaho. Sa murang isipin ng bata, hindi papasok yun eh. Anong mahal tapos iniwan? Meron bang ganun? Di ba meron bang ganun? Sabi mo, mahal mong asawa mo tapos iniwan mo. Nangapit bahay ka? Hindi nangapit bahay. Lipat bahay. Pinatunayan ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin at pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Sabi nga sa John 3:16, binigay niya ang kanyang sariling anak. Nung Easter Vigil, kayong mga umatid ng Easter Vigil, nandoon ay inawit yung exulted, yung pagpupuri dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, umawit ang simbahan. Doon ay sinabi na, to redeem a slave, you gave away your son. Yung awit na yun ay sa Diyos, Ama, na upang tubusin ang isang alipin, inihandog mo ang sarili mong anak, si Jesus. Yun ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, yung ihandog niya ang kanyang sariling anak upang mamatay sa krus para sa ating lahat. Kung kaya't sa buhay ninyo mga OFW, sa pang-araw-araw ninyong buhay, lagi ninyong ipaunawa sa inyong mga mahal sa buhay na inyong presensya dito sa Abu Dhabi ay dahil mahal nyo sila. Lalo na kung wala ka namang ginagawang masama, di ba? Para iwanan sila. Ang inyong presensya ay nandito. Kung hihingi pa ng prueba ang anak nyo, ipakita nyo yung mga kamay nyo. Lalo na yung mga kapatid nating kasambahay dito. Pag umuwi kayo at humihingi yung mga anak ng prueba, mahal nyo sila, pakita yung kamay nyo. Anak, ayan, no? Puro kalyo ng kamay ko. Katatrabaho sa bahay na may bahay. Kaalaga sa mga anak ng mga ibang anak. Sa kaalaga ng kalilinis ng bahay ng ibang bahay. Yan, tingnan niyo kamay ko. May kaalyo na. Wala pang manicure. Hindi maka-afford. Sa halip na ibili magpapanicure, iipunin. Ipapadala sa Pilipinas. Anong problema bang gusto niyo?
Sinabi ni Jesus, tingnan niyo yung sugat ko at yan tanda ng aking pag-ibig sa inyo. Minahal niya tayo, hindi sa pamamagitan ng words, but sa pamamagitan ng kanyang wounds. May nagtatanong, ito yung matagal ng tanong sa theology, ba't daw sitong si Tomas eh nawawala nung unang magpakita si Jesus? Wala naman nakasulat sa Biblia kung bakit, kung saan nagpunta. Sabi dito, yung mga apostol nagtago dahil sa takot. Siguro to si Tomas, walang takot, nasa labas lang. Siguro, hindi ko, baka naiwan siya. O baka nagpapahinog sa kanyang galit o doubt o yung kanyang lungkot, whatever. Kaya wala siya sa community. And when he was absent from his community, he missed the presence of Christ. Hindi niya nadama yung grasya ng Diyos kapagkat wala siya doon sa community. Ito'y may kinalaman din mga kapatid sa ating lingguhang pagdiriwang. Kasi minsan sa totoo lang mga kapatid, I'm not judging anyone, pero gusto kong itanong sa sarili ko din, mahalaga ba sa isang Katolikong Pilipino sa Abu Dhabi ang pagsisimba kong linggo? Tanong lang yan. Because many times we missed Sunday for any reason. Konting gaghahanap tayo ng dahilan para hindi makasimba dahil mayroong ibang ginagawa. At ngayong wala ng pandemic, yung mga nahirati sa panonood ng misa sa TV o sa inyong mga gadgets, hindi na nakaalis doon, hindi naka-move on. Akala nila pandemic pa rin. Linggo-linggo mga kapatid, iniintay tayo ng Ama ng Diyos sa kanyang tahanan. Simba kayo sa Ingles o sa anong language mas, okay lang yon. Pero tanda natin, tuwing linggo may appointment tayo sa kanya para kausapin tayo, para pakinggan kung ano yung mga dinadala sa buhay, para makita niya yung inyong mga sugat. Sa araw natin pagsisimba, sinasabi natin sa Panginoon yung ating mga sugat na daladala. Sugat na ibinigay ng asawa mo sa iyo, sugat na ibinigay sa iyo ng mga anak mo, sugat na ibinigay mo sa iyo mga anak, sa iyo mga magulang, nagkakasugat-sugatan na tayo sa isa't isa. Daladala natin dito para marinig natin sa Panginoon. Dito sa Ebanghelyo, mga kapatid, nung ang unang pinakita ni Jesus kay Tomas, hindi niya sinisi si Tomas di ba? Hindi niya pinagalitan. Hindi naman sinabi ni Jesus kay Tomas, ikaw Tomas ha, ambisyos mo talaga. Ang dami mong hinahanap. Kesyo may kondisyon ka pa para maniwala na ako'y muling nabuhay? Ano ka? Hindi niya sinabi yung kay Tomas. Hindi niya pinagalitan si Tomas. Sa halip, pinakita niya yung kanyang mga sugat. Hindi niya pinagalitan si Tomas sapagkat ang awa ng Diyos ay mayroong kasamang pang-unawa. Uulitin ko, ang awa ng Diyos ay may kasamang pang-unawa. Ngayon, pinagdiriwang natin ng divine mercy. Si kay Sister, ano pangalan? Nung Sister? Taga saan? Taga Pilipinas? Taga Poland. Kababayan ni John Paul, St. John Paul II. Nagpakita sa kanya ang Panginoon. At sinabi kay Faustina, yung maraming visions niya, yan na ganyan ito drawing
ilalarawan yung kanyang larawan. Nalalabas sa kanyang puso ang dugo at tubig. Na nung si Jesus ay nakabayubay sa krus at sinibat ang kanyang tagiliran, ang lumabas sa dibdib niya ay dugo at tubig. Ang ating Diyos ay Diyos ng awa na marunong umunawa. Siguro yan ang isang aral na gusto nating dalhin, iuwi sa bahay, na tayo din ay inanyahan ng Diyos na maging maawain at maging maunawain. Unang-una sa mga taong kasama natin sa buhay, asawa mo, anak mo, magulang mo, kamag-anak, kaibigan. Ang Diyos ng awa ay ano, ay marunong umunawa. Pakiulit. Mga kasabihan ng mga matatanda nung araw pa, bago pa tayo panganak lahat, laging sinasabi ng mga magulang natin, kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok, ano sinasabi ng mga magulang natin sa atin? May awa ang Diyos. Wala pa ang divine mercy noon. Pero yung mga magulang natin, mga ninuno natin, alam nila. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok sa buhay, kapag tayo nasusugatan, nandun lagi yung words of hope and encouragement. Anak, may awa ang Diyos. Sarap pakinggan, no? Divine mercy. May awa ang Diyos.